Ay! Ano ba, Hibon? Ano na? Nagugutom na. Hello guys, kapag sobrang ingat ng isang lugar, malaki ang nagiging pakinabang. Aha! I agree, Kuya Kim. Kaya sa Quezon Province, masaya ang mga tao roon sa mga nahuhuli nilang biyaya mula sa kalikasan. Oh, kailangan na ng konting ingat at galing para ito ay mahuli. Apa! Ito. Gutom na ba tayo? Tara! Salo-salo sa pinatawag na bulaso ng mga taga-Pulilio sa kwentong inalam ni Mark Salazar. Ay, talaga sa galing sa dagat. Sa mga sasahan o maputik na taniman ng nipa, ingat sa pag-apak ha dahil baka may maapakan. Hari man daw kung umasta dahil sa sipit at mahabang buntot nito. Animoy duwag naman kapag paparating na ang mga manghuhuli ng bulaso. Sa barangay Tumalaya, sa isla ng Pulilio, Quezon, panghuhuli ng bulaso ang isa sa pangunahing kabuhayan ng mga residente roon. Isa rito si Pablo Omal, na tuwing low tide o mababa na ang tubig dagat, ay dumindiretso na sa sasahan o taniman ng nipa. Siya po yung nahuli sa pakatan, sa sasahan po. Nagsisimula po ako'y maaga magkabit po ng patibong, tapos banda po ng tanghali, tapos banda po yung hapon, kabit po ulit, tapos ay kinabukasan na po ang pandaw. Yung puputahan po ulit yung pambulas. Gamit ang pain na gawa sa kawayan, nakahuhuli si Pablo ng nasa 5 kilong bulaso. Sa panghuli ng bulaso, ang ginagamit ko po ay kawayan. Nagdadala po ako sa pakatan. Naghukay po ako sa putik at yung po ang kanilang bahay. At nilagay ko po yung patibong sa kanilang butas para po mahuli. Dapat alam mo na ang bulaso ay tinatawag ding mud lobster dahil naninirahan ito sa maputik na sasahan ayon kay Ruby Encanto mula sa kagawaran ng agrikultura ng Pulilio. Ang butas na nagsisilbing bahay ng mga bulaso nakatutulong umano sa proseso ng aeration para mabungkal ang lupa na mainam umano sa mga sasahan. Yung aking nahuli, tatalian ko lang. Dinadala ni Pablo ang mga bulaso sa palengke at ibinebenta ng 100 piso kada kilo. Nagtitira naman siya ng 5 piraso para maiuwi sa kanyang pamilya at magluto ng ginataang bulaso. Pagkalinis po ay aming nialak na yung bulaso doon sa kinahid na yung tapos erikaduhan na po. Matapos ang 15 minutong pagluluto, pwede na itong lantakan. Sarap, tamang-tamang hang. Para siyang hipon na pinagsamang crab. Paalala ng nutritionist dietitian na si Ara Tibay, hinay-hinay daw ha, sa pagkain ng bulaso. Ito po'y mayaman sa protina kagaya ng ibang crustacean. At nagtataglay din po ito ng mga minerals. Meron din po itong B vitamins. Wala pa naman po tayong pag-aaral na nagsasabi na nakalalason ito. Consumption po ng bulaso, around 85 grams lang po or 3 ounce lang ng edible portion nito. Kung kayo po ay mataas ang cholesterol, may high blood, may problema sa kidneys, mainam po no na limitahan or iwasan na lang ang pagkain ng bulaso. Sa ngayon, naabot na raw ng halos 2 hektarya ang sasahan na pinagkukunan nila ng mga bulaso. Ayun po yung sobra pong halagat. Yung po ang aming pinapagalingan ng aming hanapbuhay po dito. Pangalagaan ng likas na yaman, lalo na't maaari rin natin itong gawing kabuhayan. Ako si Mark Salazar at yan ang kwentong Dapat Alam Mo.